kukuhanin natin mag-isa yung PCR test ko. Walang si Kiki, nasa Angkara, kinakaon yung kanyang magulang. Kaya ako na lang muna. Sana hindi ako maligaw. Dito ako sa metro. Akala ko sarado, sabi ni Bebe sarado daw, pero sarado dun sa entrance, pero nag-elevator ako pababa. Kaya yan. Sana hindi maligaw. Dito ako sa kabila. Pagkataas naman daw ng metro, yun na daw yung hospital na nalang. Malaki naman daw yung hospital na yun. Tanong ko na lang daw kung saan yung adult emergency. Doon po, kukahanin yung PCR test result ko. Sana negative. Kung hindi, patay na. Pero siguro nga negative kasi yung tinawagan na si Kiki. Yung sabi, pagkapatid na ako ng si Kiki ng hospital. Nakarating ako na hindi naliligaw. Kahit hindi makapagsalita, tanong-tanong lang, basta may sulat, hindi ka maliligaw. Hindi ko lang alam kung saan dito yung entrance nila na pang-adult. Ang ganda dito, no? Hospital na to. Sana hindi makapagtrabaho. So, ganda-ganda. How I wish na makapagtrabaho dito. Sana one day makapagtrabaho ako dyan. Pero imposible. Hindi daw sila nakatanggap ng foreigner. Ano ba yan? Pero may mga ano naman daw, international hospital dito. Yun lang, baka matataas yung qualification nila. But I'm sure. Pero kung sakali mo, matatry ako. Bye-bye na! Alis na ako! Nakuha ko na ang PRC result ko! Negative! Tapos wala siyang stamp. Tinawagan ko si Bebe. Pero may QR code naman. Sabi ni Bebe, iscan na lang daw nila yung QR code. Tapos lalabas na daw dun kung legit yung PCR test. Ayun! Kaya uwi na ako. Pero baka dumaan ako sa mall at mag-take out ako ng pagkain. Laki-laki talaga ng hospital. Meron pa yung building sa kabila. Ha, bye-bye.
Tal tal. Magme-metro na ulit ako. Gutom na ako. Sana meron ano. Sana meron ano tawag doon? Mga restaurant na bukas. Gutom na talaga ako. Magme-metro na ako. Sulit ko yung Istanbul card ko. Ano na lang siya, 9.40. 50 kasi yung pinaload na aming mag-una. Sabi na pagkarami na daw nun. Di yun, akala ko hindi siya mauubos pero paubos na siya. Pabalik na ulit sa hotel pero try ko umpas yung mall at kakain mo. Ayoko na mag-noodles. Pangtawid gutong lang naman yung noodles pag wala si Kiki. Kasi hindi ako nalabas. Ang hirap makipag-usap. Lalo na hindi sila nag-i-English. Type-type lang ako sa translation. Nahihirap. Okay-okay pa sa Saudi. Naiintindihan ko minsan ng Arabic. Siyempre, hindi pa naman ako nakakapag. Aral ang language niya. Kunti lang. Napadpad ako mag-isa sa Kadikoy. Kasi baka sarado din sa mall. Kaya dito na lang alam ko mas marami dito. Pagkain. Sana mayroong pagkain na dito. Puro sarado ata lahat. Cherry, babalik ka na lang. Puro sarado yata lahat. Wala akong mabibili ng pagkain dito. Ayan, magugutok ako na. Parang may nang pagkain. Diba? Nakarating ako dito. Sarado lahat. Konti ang tao. Taho na may raisa laob. Ang kit-kit talaga nung lalaki doon, ang guwapo-guwapo niya, pero bata pa niya. Kaya dinagdagan nila yung aking ano with 3 beads madami. Shawarma naman, magpapapultang ako ngayon, wala si Kiki, baka mamayang hapon or gabi pa yun umuwi. Kaya kailangan ko na ang pagkain. Kaya pa-uwi na ako. Dito na ako sa Maldipe. Bumili ulit.
bumili din ako ng shawarma. Diba? Ang dami. Ako lang nakakain lahat niyan. Susulitin lang kasi paalis na yan. Papakabusog tayo ngayon. Sige na. Pawanda na akong hotel. Tapos kakain. Yeah, malapit na ako sa hotel ko. Diba? Sana mainit pa. Kasi masasarap siya pagka mainit. Kaya binilisan ko na. Padalwa ko na.